Sa puntong ito po makakausap po natin sa telepono si Ginoong si Bo Bacongis, Program Manager ng Greenpeace Philippines. Magandang hapon sa iyo, Bo. Magandang hapon din, GD. At sa ngayon, ano ba yung assessment nyo dito sa tinapon nilang toxic waste? Gaano ito kadelikado dito sa mga residente at sa mismong karagatan natin? Well, mahirap sabihin kung gaano kadelikado ang toxic waste na tinapon nila kasi wala tayong report, wala tayong access dun sa information kung ano exactly yung tinapon nila. Ang nakita lang natin dun sa mga news reports, yung oil and grease at saka yung liquid waste na nanggagaling sa barko. Pero hindi sapat yon para sabihin kung ano yung posibleng impact nito sa ating kapaligiran o sa kalusugan ng mga kumakain ng mga isda na nakukuha dun sa tinamaang area. So, unless may full disclosure ng results ng testing, at saka nung, kung ano man yung tinapon talaga na nanggagaling sa barko, hindi natin malalaman yung full extent ng problema. May naiisip ba kayong paraan kung paano hahabulin o gagawin accountable itong grupo, itong contractor ng US Navy dito sa kanilang ginawa? Well, dapat gawa ng extensive na pag-aaral kung ano yung nilabag nila ng mga batas at anong klaseng mga chemicals yung tinatapon at tinapon. Kasi meron naman tayong mga batas, may mga international rules tayo na nilabag ng kumpanyang to kasama yung international law on the International Convention on the Prevention of Pollution of Ships at saka yung mga yung London Convention kung saan pinagbabawal yung pag-discharge ng hazardous chemicals or hazardous waste sa dagat. Sa ngayon, maliban dito sa assessment na ginagawa ng Greenpeace, ano pa yung ibang aksyon ng environmental groups kaugnay ng pangyaring to? Well, hindi pa nag-usap-usap yung mga environmental groups tungkol dito. So, dahil ngayon lang naman nabalitaan itong toxic waste dumping na ito, pero sa tingin ko, isang importanteng kaagad-agad na pwedeng gawin ay hingin yung disclosure ng lahat ng chemicals na tinapon para malaman kung paano yung appropriate measures to handle yung problema. Ay, maraming salamat, Bo Bacongis, Program Manager po ng Greenpeace Philippines.